promise of God. For if the inheritance be of the law, it is no more a promise, but God gave it to Abraham by promise. Wherefore, in serving the law, it was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Muna, now a mediator is not a mediator of one, but God is one. So the law then against the promises of God? God forbid, for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. The scripture had concluded all under sin, that the promise of faith by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Sabay-sabay. If ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po mahuna sa amin. This is Father's Day, Panginoon. Maraming salamat kayo ng umaga. But nalain namin, actually, mga parents din namin, mothers, I pray na maintindihan namin na kanina na bibring ang Panginoon, iba-iba kami ng background, Panginoon. But katotohanan, kayo po'y patas. At minsan parang hindi, but kayo po'y actually, eventually, ultimately, kayo'y patas, Panginoon. Kaya sa pagiging anak, mag-usapan, ito po hindi mahirap. It's just a matter of trusting you, Lord, believing in you, and then calling upon your name. Kayo po'y maigi anak nyo. Makita namin dito sa chapter na to, Lord, at sa ibang verses pa, ang aming tatay, Panginoon, ay kayo. Dahil sa lupang ito, Lord, aming tatay na pang lupa, Panginoon, even kami, mga tatay, kakamali, Panginoon, di perfect. Minsan, idea na pagiging tatay, hindi na ganap sa amin. But kayo pa po ang makaka-fulfill ito, Lord, sa buhay ng bawat isang butiwala sa inyo. So, maitindihan nawa namin ito, Lord, at galak. Dahil po may tatay sa langit kayo po, Lord, so I pray na kayo magpala sa aming mga ginagawa sa buhay na ito, Lord, even sa future. I pray kayo po manguna sa hapon ito. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, nakaupo na po. No, di ko na-announce na sa bit. Anyway, paalala nyo itong libro nito, pinapahiram po natin ito. No? May copy naman ako, soft copy nito. Napakaganda nito by Phil Stringer, Baptist Witness. Sino gusto magaling magbasa dyan? Okay, ang title po natin ngayon, dahil Father's Day pa rin, hindi nakamove on pa, no? Ang title po nito is, simple lang, Father Abraham. Okay na umaga, ano yun? Wisdom for and to the fathers. Pero ngayon, nabanggit ko rin, parang sa naalala akong preaching ko na ito. Pero hindi yata nag-focus kay Abraham tsaka kay pagiging tatay. No? So, pero ito kasing nakibisadong chapter na ito eh. Justification by faith din ito, no? Follow-up sa Romans. So, pero parang follow-up na rin kanina umaga. Ano ba yung tatay? Yung tatay ko. Pero, bakit tatay rin sa tatay sa langit, ama sa langit yung Diyos? Di ba? Ba't hindi nanay or something? Or bakit di na lang Diyos na lang? Di ba? Kaibigan. Di ba? Depende. Kasi sobrang dalas ng ama sa langit eh. So, may ibig sabihin yun. Nawa, makuha natin dito. Pero actually ngayon, Father Abraham. So, ano ba talaga? Sino ba yung father? So sana makukuha natin yung idea ng pagiging tatay. Na siya yung pinagmula natin, at least dito sa biological.
yung tatay namin kanina umaga na bigatin. Pero ito naman ngayong hapon, si Abraham bilang tatay natin, ito ay pananampalataya. Okay? So obviously, ang Diyos yan. Pero ang context kasi nito, dahil kagaya ni Abraham na nananampalataya, tayo naman ay naging anak ni Abraham sa pananampalataya, dahil nanampalataya tayo katulad niya, tayo may magiging anak din ng Diyos. At therefore, kamaya sabihin dyan, tayo ay kay Kristo. Okay, so magkakaugnay po yan eh. Okay, so gusto lang makuha yun. Makuha niyo yun, I mean. Ito natin ay Father Abraham. Ngayon, dito mo tayo sa mga verses. More on sa New Testament to. Kasi po sa Old Testament, ang malinaw naman talaga ang Diyos ay ang Ama. Pero, may mga faint clue no, na meron siyang anak, si Jesus nga. Pero hindi ganun kalinaw before. No? Tinatawag lang lagi, meron siyang anak, meron siyang anak. Meron yung Messiah nga, hinihint lang sa kanya. Okay, pero later, naintindihan namin si Jesus pala yun. Kaya mag-focus tayo sa New Testament. Okay? So ito yung mga verses lang, isa-isayin natin yung nagsabi na tayo naman ay children of Abraham. Okay? So, nabanggit ko rin ng umaga rin, no? Alam niyo yung genealogy ni Abraham. So, hindi lang si Isaac yung anak niya. Okay? So, una pa yung anak si Ismael. Yung panganay talaga, kaso hindi siya legitimate wife. So, illegit yun, no? Hindi siya legitimate wife. Therefore, medyo malabo yun. Hindi nag-agree ang Diyos doon. Therefore, yun nga, parang anak mo ba yan? Parang ganun minsan, di ba? Pag nagtatanong ako sa kung saan-saan, iniisip pa eh. Ano ba yung magkakapatid? Ganun. So, kaya kinilala talaga na anak ni Abraham si Isaac. Kasi legitimate wife si Sarah. So, siya yung anak. Pero again, maraming anak si Abraham. Bukod kay Sarah, si Isaac, and then kay Ismael yung si sino yun? Nanay ni Ismael? Hagar, yan. And then later si Keturah, so anim na naman yun. So, kaya kwalipotante yung anak, ganun. May ibang ibig sabihin pa ng pagiging anak at ama. Okay? So, si Paul, tinawag niya si Timothy na anak niya sa pananampalataya. Actually, inaklo natin. And then, minsan, si Pastor Dio, tinatawag na father, di ba? Kasi hindi dapat gawin. Specifically, pinagbawad yun sa mga lingkod ng Diyos na tawaging father. Okay? Na as a title. Okay? Kaya yung Pope, yun na eh. Yung, obviously, talagang ano sila doon. Na-hit nila yung ano. Madalas naman yun, di ba? Pag-Catholic. Kung ano pinagbawal, yun gagawin. So, ganun yung Pope kasi Pope is Papa, Father, yan. So, and then, mga pare nila, father. Okay? So, hindi natin ginagaya ng title yon. Pero, yes, pwede natin sabihin na kung sino nag-akay sa'yo, yun yung tatay mo sa pananampalataya. Hindi masama yun. Huwag yung gagawin title. Sana nakuha niyo yun. Kung tingnan natin ngayon yung mga tinawag sa New Testament lang. Marami rin kasi sa Old Testament. Okay, so, unahin natin sa John 8. Okay ba kayo? Babawi ako ngayon. Mabilis lang tayo. Sabi po dyan. So, John 8 po. Ito yung sikat na talastasan ni Jesus sa mga Pharisee na later tinawag yung demonyo. Hindi lahat ha. Yung iba lang. Pero ito nabanggit dito. Ang sabi ng mga Pharisee sa kanya, "Art thou greater than our father Abraham?" Okay, ibig sabihin, sa tagal na noong salinlahi nila, ang tawag pa rin nila kay Abraham, tatay. So, pero dito mismo sa talastasan na ito, sa passages na ito, may mga duda si Jesus nga eh. Kasi hindi lahat sa kanila, ang Pharisee, Israel, Judah, hindi lahat anak ni Abraham. Nakikilang yung iba. So, hindi yan iba sa atin. No? Ako pag siya, narinig yung mga Catholic, nagpe-pray, ama, ganyan-ganyan. Nakikiama lang. Pero hindi actually. Okay, so ganito yun. Kaya yun ang ibig sabihin doon, ha? So, ang tawag nila Father Abraham, pero
Yung iba sila, yung iba sa kanila tunay kasi nanampalataya talaga iba, pero yung iba hindi. So yung number one. And then another few verses, sabi doon, your father Abraham, si Jesus ang nagsabi dyan, rejoice to see my day. And he saw it and was glad. So ito po, halo na po yung pagtukoy ni Jesus kay Abraham na tatay ng mga Hudyo. Kasi again, nabanggit ko lang kanina, hindi lahat doon tatay. Ah, hindi lahat anak. Kasi ang iba dyan ay literal na biological na hindi anak. Okay, kasi yung panahon ni Moses, again, ang dami naging Hudyo sa panahon ni Esther. So yung Judaism kasi, tsaka yung pananampalataya, talagang pananampalataya lang. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging anak para maging anak. Ako nyo ba yun? May ibang paraan. So yung iba sa kanila ay hindi mga Hudyo, pero naging Hudyo. Paano yun? Pananampalataya lang sila. Sinabi sa Book of Moses, kung sila yung sasambari sa Diyos, at nabanggit kasi yung circumcision eh. So yun na yun. Kasi yung mga anak mo, kung mga Hudyo na rin yun, mananampalataya na rin. Okay. So kaya sinasabi kong mix, no? So in a way totoo, in a way hindi, na sila ay father nila si Abraham. Balikan natin yung sa Galatia sa mga. Okay, so malinawanag po yan. Acts 7:2, second to the last verse of Father Abraham. Ito naman ang speech ni Stephen. Okay, so siya po ay nag-speech o nag-preach bago siya patayin. Ito yung sabi niya. And he said, men, brethren, and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham. Talaga tinutukoy nilang father si Abraham kasi nga, father of the faith. Siya yung una ng palataya ulit na after obviously yung mga nauna sa kanya, na re-establish yan kay Abraham. So malinaw po yun. So kung hindi niya pa masyadong alam yung kwento kay Abraham, si Brad, dinahanan niya sa JJX. Kung doon kayo, na balikan niya yan. So sabi dyan, the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia before he dwelt in Charan or Haran. Yeah, so malinaw na nagpakita, inausap ng Diyos si Abraham. Nagtawag sa kanya is father. Okay, so last sa Father Abraham is so Romans 4. The Father, kayo muna, ready, go. The Father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of the faith of our Father Abraham, which he had been yet uncircumcised. Okay, so yan, malinaw na po yung hint na yung tinatawag niya kanina, kayong mga natuli. Natuli, no? Eh sabi niya dyan, hindi lang sa kanila. Okay, sabi dyan, the father of circumcision to them who are not of circumcision only. So hindi lang yung mga tuli daw, pati yung hindi. Paano ba talaga? O paano nga nasabing sila ay anak din ni Abraham, but whoso also walk in the steps of that faith of our faith, father Abraham. So kung nananampalataya sila, gaya ng pananampalataya ni Abraham, sila din naman ay mga circumcision. So, hindi sila Hudyo, pero Hudyo sila. Nakaintindihan ba tayo? So, paulit-ulit po yung team na yan sa Bible kasi yun totoo, no? So, sa Christianity. So, again, dinaanan ko pala ito dahil pa sa mga bago. Okay, kaya kinantarin natin yung Father Abraham kanina kasi maganda po kasi yung mga bata. Ano? Sino yung Abraham? Yan, di ba? Bakit naging father? And then, then I was one of them, I am one of them, and so are you. Ngayon, kung may unbeliever dito, siyempre hindi yun, di ba? Pero kaya maganda kinakantay sa mga mananampalataya. Doon pang bata yun. So, yun pang gano'n. Kasi hindi sumunod doon? Paano hindi sumunod si Eva eh? Baka hindi na bumalik yung ban. Okay lang. So, hindi,
Katuwa lang naman yun. Pero totoo po yun, na pag kayo mananampalataya, agaya ng lahat ng mananampalataya, tayo anak ni Abraham, at in-explain po yan dito sa mamaya sa Galatians din. Okay? Ayun, at sa pananamigit ng pananampalataya, hindi ka bumalik sa, hindi ka kalahi nila. Pero kung pareho kayong pananampalataya, ikaw ngayon ay anak ni Abraham. So, balik, dito na tayo magkatapos. May ilang verses naman, yung pabaliktad naman po tayo, Father Abraham, tawag na sa atin, tawag natin sa kanya kasi nga siya ay tatay natin sa pananampalataya. Okay, paulit-ulit ako kasi nga po, may kinig kayo, maraming nag-preach kasi ngayon ganun na they, ano, pinag-iiba nila yung mga Kristiyano sa mga Hudyo, Messianic Jews, yung mga ganyan-ganyan. So, panglito po yun. Malilito kayo doon pag kayo nakilig sa mga ganyan. Kaya sa internet, halo-halo po yan. May totoo, may hindi, may halong totoo at hindi. So, kaya nga dito sa church natin, yan, aral tayo ng aral. Kung may tanong kayo, actually, pwede magtanong. Actually, ini-expect ko actually talaga kayo magtanong. Yala, sa mga bago. Ibig sabihin, interesado kayo sa mga ganitong bagay. Kasi, may kita-kita mo sa Bible, paulit-ulit yung ganyan. May mga consideration tayong ganyan. Diyan, binakabase yung ating pananampalataya, therefore ating practice. Obviously, importante yung mga bagay na yan. So, dapat nagtatanong talaga pag may hindi kayo maintindihan. Okay? So, yung iba naman, pwede rin naman, ano, hintayin nyo na lang, ileso natin, magtanong iba, pwede rin naman yun. Kasi kung napansin nyo ating mga preaching, kinakalat natin eh. Ibig sabihin na, inocover natin halos lahat dapat. May mga bago na naman, of course, kailangan nilang daanan yung basics. Yung mga luma na, mga datihan na, expected sa inyo, kuha nyo na yan. Kung hindi, at least ma-review kayo. Ganyan, okay? So, doon tayo. So, sa New Testament lang. Kasi, ininterpret po natin yung Old Testament by means of the New Testament. So, sa Matthew 3:9, ito po yung sabi, no? So, ito yung malinaw talaga na may disconnect po yung mga Hudyo ng time na yun. Parang ngayon po kaya iba kaya tayo mga Baptist. Yung mga sabi minsan, bakit tinuturo mo na yung post-trib, ganyan? Ito to naman karamihan, pre-trib. Pero hindi ibig sabihin nung tama yun. Kung dumami nung dumami yung Baptist na iniwala sa pre-trib, tsaka sa dispensation, kung ano man yan, at iba nga, Calvinist pa, wala pa kailangan kung dumami yan, may iba silang discarding ginawa, hindi sila sumunod sa Bible, and then, tuklasan nila yung totoo. Kasi, yun talaga yung pag nagkakatama rin na sa doktrina, minsan, pag bilang pastor, yung buhay mo minsan na, pag hindi ka balance, napupunta yung oras mo, utak mo, consideration mo sa mga member eh. Ganun yan eh. Gusto mong parami, lahat naman gusto mong magparami. Pero ano yung way? Gano'ng kabilis, ang gusto mo, anong paraan? So ginagawa nila, napansin siguro nila, mabagal nga yung growth. No? Either, tas ibang member. Pag doktrina na, inaantok na. Importante nga yun eh. Diba? Ikaw ba kung may bagay na importante tapos ayaw nung iba? Importante. Parang anak mo minsan, pinapakain mo ayaw. May sakit na nga, ayaw pang kumain kasi wala siyang gana. Kasi nga may sakit. Pero kailangan niya kumain. Para lumakas siya, ano gagawin mo? Pipilitin mo yun. So, ganun tayo dito. Ginagawa natin ng parang kahit di mo gusto yan, kailangan mo yan. So, tutulungan kitang gustuhin mo yung di mo gusto. Kung hindi mo masyadong gusto. Ganun po yan. Kaya makakatulong naman sa iyo, kaya basahin mo yung Bible mo. Iba sa atin, hindi totoo doon. Ibig sabihin, masyadong sasabihin mo lang, gagabasa ka, hindi naman. Or hindi mo initindi masyado, ganyan, ganyan. Maraming bagay po yan eh. So kaya, encourage you, basahin, intindihin. And so, parang kanina, inobserve ako si Brother DM eh, no? So kasi soul winning talaga, ano yan eh. Hindi yan... Okay, pwedeng maging madali, pwedeng maging mahirap. Depende sa ano yung mga methods na ginamit mo throughout the years. Ganyan po yan eh. So, sinasabi ko sa inyo lahat yan. Pero again, kahit pa 3 times, 4 times a week tayo mag-ano, hindi mo cover lahat. So, nasabi ko yon dahil... I believe ang magandang method talaga sa kahit anong learning, yung intindihin mo yung sinasabi. Hindi yung
May iba kasi meron pong ano yung ang tawag namin dati nung elementary dyan, mga kabisote. Kabisote tawag namin dyan kasi uso kasi yung si Enteng Kabisote nung ano yun. Nandaan niya pa yun. Nabutan niya pa ba yun? Nabutan ko pa yun? Nire-replay ba yun? Bira itong mga ito. Isa yung kabisote, isa. Kung alam mo, para kang parot, actually magkakaroon ng preacher dyan, ng preaching dyan. Parot ka ba? Abangan nyo yun na, soon. Hindi nagiging maganda, pag inuulit mo lang, hindi mo naiintindihan. So kahit saan yan, sa trade nyo, kung ano man yan, lalo yan, sa programming, sa, basically kahit saan. Hindi mo pwedeng ulitin lang yung sinabi nung narinig mo, hindi mo na maintindihan. And ini-expect mo na maintindihan nung kausap mo at ikaw rin. Hindi ganun yun. Kaya pag tuklas sa katotohanan, ano yan? Subukan mong kalas-kalasin. Ibig sabihin, totoo ba yun? Bakit nga ba? Ganyan. Kaya sa Bible lagi, okay, meditate. Meditate. Ibig sabihin, hindi yan nabasa mo, okay, nalang Abraham, Isaac. Ay, hindi nababasahan Genesis. Masyado ko eh. So, yun lang naman yun eh. Creation, hanggang kay Abraham, then hanggang kay Joseph, patay na, tapos. Pero ang lalim no, pag binabasa mo, kahit yung kwento ni Joseph, may mga learning ka pa rin dun. Kaya nga, misa sinasama ko sa preaching yun. Then, ina-interpret natin, ina-apply natin in such a way na maintindihan ko pag, ganun pala yun, meron palang gasan, nakakuha yun. Napakalalim po ng salita ng Diyos. At ulit ngayon, nag-segue na ako, di ba? So anyway, so dito si, ano nga to, no? Si, dito naman, si Jesus naman to, no? Actually, si, sino ba to? Si John, no? Si John. Kaya alam ko sinabi nito ni Jesus, mamaya makikita natin. So sabi ni John, pumunta sila sa baptism ni John, mga Pharisees and Sadducees, and then sa ito sinabi nila. Actually, si John. So, napansin niya, itong mga to, nakikisakay, parang sa panahon natin ngayon. Diyan lagi yung utak ko, naisip ko, ano ba yung the best na paraan sa daming mga kulto, gaya-gaya. Tapos, pag nakausap pa yan, minsan, nagkaroon pa yung babalik ta rin dyan eh. Kasi, kunwari ako, may nakausap akong yung Yahuwa nga. Yung sa mga ilang palitan namin, naiintindihan ko pambira, hindi naiintindihan ito pinagsasabi niya. Meron lang, nabitag lang siya sa isang katotohanan nila na, yun nga, kesyo, ang ano lang lagi nila yung pinagkukuha nila ng kanilang pagkakaiba. Alam mo na tawag doon sa English. So yun nga, yung tamang pangalan daw ni Jesus, yun na yun eh. At ang sabihin niyan, ikaw ba? Pag ikaw, tinawag ka sa ibang pangalan, ikaw ba yun? Gano'n, di ba? kunwari, sabi siya, yung mother, father ko, sila yung tumatawag sa akin lang ng ano, huwag niyo nga tatawagin ng gano'n. Tapos sabi siya, si pastor, yun ang tawag sa akin. Yung tawag sa akin niya, Horace, yan. Huwag niyang gagayahin. Ha? Exclusive lang sa kanila yun. Pero ang tanong ko nga, sino ba yun? Ako, nagpakilala ako sa inyo, Ace, Pastor Ace, di ba? Hindi na nasa, naku, Mercer TV. Ang tanong, pag tinawag niya, ako ba yun? Yun, yung pakilala ko sa inyo. Alam niyo, yun ang reference sa akin. So, ako pa rin yun. Iba naman, mga bata, tatay ang tawag niya sa tatay niya. Eh, siya na, alam lang sa akin. Pero alam niya na yung pangalan ko. Pero tawagin ako, tatay. Uy, hindi si ano yun. Tatay eh. Hindi naman yung nasa birth certificate niya eh. No? Kung kilala ko yung tinatawag ko, siya yung anak ng Diyos, siya yung Messiah, yung sinabi ko, Jesus sa English, Jesus sa Tagalog, siya yun. Okay? So anyway, yun yung ina-explain ko dito sa kaibigan ko ito. Kasi nabitag na talaga eh. So kaya sabi ko, badang uli, naku, kawawa ka naman dyan, pati pamilya mo. Ito mo, papalakihin mo sila dyan, kayo lang yung tama. Palagay nyo, kayo nila. Dahil kasi yung leader nyo, napakagaling sa Hebrew, which is Filipino. Niniwala ka ba doon?
Hindi niyo pa rin mag-gets. Kaya sabi ko, kawawa ka na, kawawa yung anak mo. Banat ba naman sa akin? Ikaw ang kawawa. Makita niyo, binabaliktad ka pa. So kaya ngayon, napunta lang ako dito kasi nga, kung papansin niyo to, itong mga Pharisee na to, naiiniwala talaga sila anak na ni Abraham. As in, naiiniwala sila doon. Okay, paano ngayon yan? Chinali sila ni Jesus, kaya, dito kay John the Baptist. Kaya sabi dito sa verse natin, and think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. Huwag niyo sabihin, anak kayo ni Abraham, ay anak, yun nga pinaniniwalaan ng nung panahon na yun. Kaya ang banat ni Abraham dito, later, ganun yung sabihin ni Jesus. Kasi ang katotohanan sa Diyos, ano daw? Ang Diyos pala, pwedeng gumawa ng anak kahit sa mga bato. May nakalagay ito eh. Who I say to you that God is able of these stones to raise up children and to Abraham. Pwede ba yun? Hindi, di ba? Pero pag sa Diyos, pwede. At lalo sa panahon natin, yung kanina, kung may mga tumanggap talaga doon, yun na yun eh. Noong una din, di ako ano, nung na-explain sa akin, actually, nung hindi ko pa masyadong na-explain, kasi nung una tumanggap ako talaga, yun lang paliwanag sa akin, siya yung anak ng Diyos, nagpunta siya dito, paligtas tayo, manampalataya ka sa akin, maliligtas ka. Hindi ko makakalimutan yung nasa utak ko nung napakasimpleng ano ko pa lang noon, manampalataya. Pero yung mga panahon na yun, naisip ko, nga, dali. Anong ginawa ni Jesus para siya ay ipako sa krus? Bata pa ako nito, batang Kristiyano, I mean. At na-realize ko yun, so alam ko na kasi parang may peking religion. Pero ang pinakasento niya si Jesus eh, pinipreach din si Jesus. Pero paano nga magiging anak ng Diyos? Mag-join ka sa church na to? Ay, obviously, mali yun, di ba? Kasi na, hindi na ako bata nun, nasa 1920 na ako nun eh. So kaya nung hinarap ako nung ganong desisyon, manampalataya ka ba kay Jesus? Sa kanya lang. Hindi, walang baptism dyan, walang religion dyan. So, yun lang yung aking hindi ka makakalimutan. Ano. Oo nga, wala akong choice na iba eh. I believe kung may, marami mang peke dyan still, may mananatiling tunay dyan. Dahil hindi hahayaan ng Diyos na puro peke na lang. Anong nangyari sa atin nun? So kaya nung tumawag sa Panginoon, yun na yun. May simple akong pagkakaintindi nun. Pero nag-connect po yun. Nung inaaral ko na to, yun yung consistent sa aking line of thought. Ibig sabihin, hindi ako maalis doon kasi yun ang tinanggap ko pa na ng palataya. Kaya ngayon, mas mapalad kayo kasi inaaral ko na Baptist ano pa tayo. Nung panahon na iba nag-share sa akin eh. Pentecostal split. Ibig sabihin, may mga nakuha silang tama, may nakuha ang mali yun. O paano tatama yun? Biyaya ng Diyos. Amen? So parang isang Bible translation na maraming mali, pero meron pa rin tama. Sa kalooban ng Diyos, nakakuha mo yung tama. O di, okay. Okay, sana nasundan nyo yun. Okay. Kaya yung sabi dito, hindi pwede mag-claim lang. Tsaka una, hindi mo rin kayang i-claim yun na, again, na DNA test. Ano ba DNA ni Abraham? Eh, patay na matagal yun eh. Kaya hindi po yan sa anak physically. Kasi nga ang Diyos ay pwedeng yung, again, exaggeration lang po yung stone na baka naman, Lord, nag-solvening ka, eh, takot ka. Lord, wala akong masolving dito. Eh, may bato dito, Lord. Pwede ba ito yung gawin? Wag ganun, ha? Okay, obviously, ha? Kasi, exaggeration po yan. Ang sabi lang noon, walang ano, pwede rin ganun, no? Galing ni Bad, ha? Hindi, meron pa rin kasi isang story yung ano naman, yung pinapahintong magpuri yung mga ano, di ba? Ganun din sabi niya, if kung mananahimik ako, itong mga bato na ito ay magpupuri sa Diyos. So, out of nothing, yun lang yung sabihin nun. Okay. So, sige, anyway, first, ano pa lang natin yan? Sa children of Abraham. So, malinaw po yan, ha? Ang children of Abraham, kahit patay na siya, basta pareho yung pananampalataya, at ang Diyos ang gumawa, okay? Sabi niya, God is able of these stones to raise up children to Abraham. So, pwedeng mangyari yun. Ito yung mga parallel verse pa natin.
Sa Luke 3, si John the Baptist pa rin to. Ibang pagkakasabi lang, pero pareho pa rin, sabi dyan. Ako na lang, sabi dyan, bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father, for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. So yung bandang huli, parehong-pareho lang. So ito na po yung kay Jesus, sa John 8. Okay pa kayo dyan? Amen. Doctrine tayo ngayon. Okay, so ito na yung kanilang chapter, di ba? Father Abraham. This time naman, children of Abraham. Sabi dito, they answered and said unto him, Abraham is our father, Jesus said. If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. So parang kahapon kasi, okay, minsan, panoorin niyo yung YouTube natin. Kasi minsan may mga magandang preaching sa JJX. So yung topic kasi namin kahapon is wisdom is justified by our children. Kaya ang ginawa ko sa kanila, pinatayo ko yung mga anak ko. Masaya ko, tayo dito. Sabay tinanong ko sila, ano yung napansin nyo sa mga anak ko? In relation to me, kamukha mo, pastor. Galing niya na si Ashley sumagot. O sige, upo agad sila kasi nakuha na agad eh. So ngayon, pagdating kay Abraham, hindi natin alam ang mukha ni Abraham. So dito naman, kukunin natin yung pananampalataya ni Abraham. And therefore, pareho kayo ng pananampalataya, pareho yung gagawin nyo. Tandaan nyo po yun ha. Kunwari ganito nga, kunwari may mga peki dito ang pastor ng iniisip lang pera, for example. Makikita mo pareho yung approach niya sa ministry. Ganyan yan. At pag itong mga tunay, isa rin ang ano yan, isa ng pattern yan. Yung iba naman, nakikisakay lang, mga pagans, kunwari, mga Catholic. Pag tinanong mo yung isang sasagot niyan, masinig mo yun, kasi may isang linya yun, yung pananampalatayan, therefore yun ang gagawin niya, dahil yun nga, yung pinaniniwalaan niya. Okay? So, in that sense, sana nakakuha natin yung sabihin nung anak ni Abraham, kasi pareho yung pananampalataya kanina, hindi din naman, sa gawa mo makikita yung pananampalataya. Okay? Next, ano naman sa Acts 3? So, may natin tatali ito. 3. Sa Acts 3, ito po yung unang preaching nila, Peter and John. Yan, si ano to? Peter, no? So sila yung tinanong. Pinagbipresyo dyan. So sinabi niya, in-explain niya ngayon, and then sabi niya dito, ye are the children of the prophets in the covenant which God made with your fathers, totoo naman yan, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. So ito kinote niya po yun sa Genesis 11 or 12. And then inulit naman yan eh. Kasi diba, after yung malapit ng lumabas si Isaac, inulit ng Diyos yan na ikaw talaga pinili ko, pagpapalain ko ang iyong mga descendants, anak, seed, no? So, pero maganda yung term na seed kasi later nga, pupunta tayo sa Galatians 3. Okay, ano yung malinaw dito? Ang pangako pala na pagpapalain yung mga anak ng Abraham, ano kaya yun? Mayayaman sila? Actually, yun ang unang makikita mo dun eh. Again, sa common sa atin niya, pag mayaman yung tatay, anong gagawin niya? Matin nyo ah. At ang gusto niya ipamana sa anak niya, anong papamano sa anak mo pag mayaman ka? Marami yan. Lupa, pwede yung skill, pwede yung business mismo, ari-arian. And then, pag-aari sa business niya. Or even yung paano pinapatakbo yung business. Ganyan yan eh. Di ba? So inaasahan mo yung gano'ng kayaman si tatay, malamang yung anak-anak nila, gano'n na rin yun. Tama? Lalo ngayon, yung mga, ano dyan, mga Chinese, talagang gano'n yung culture nila eh. So in a way, tama, in a way, alam nyo na, hindi tama. So dito, so yun ang idea sa karamihan ng mga Hudyo na mga anak ni Abraham, mayaman lahat. Kasi mayaman si Abraham, alam nyo ba yan? Amen? Amen.
Or asa na sila ngayon? Yeah, so, hindi tumuloy yan sa New Testament. Ano yung tumuloy? Pag Bible lang ang pag-uusapan, pagbabasihan natin, at dapat naman talaga yun, spiritual pala yun. At yun ay pagiging ligtas. Mamaya makikita natin malinaw yan sa Galatians 3. So ngayon, yung pagpapalain yung mga anak ni Abraham at lahat ng kindreds of the earth. Anong napansin nyo doon? So, una, kanina pinag-uusapan kung lahi-lahi lang yan, dapat yung certain lahi nila, kung may apelido yun, Sanyo. Yung mga pagpapalain, lahat yan, Sanyo. Wala, hindi lalabas doon. Ang problema, all kindreds of the earth eh. So, dapat magtatanong ka, ano kaya itong pagpapala na to? Nakita nyo na? So, sabihin ko na in advance, yun nga yung kaligtasan. Ibig sabihin, walang pakialam na ang Diyos kung saan ka lahi. Wala na, kasi pag i-preach ko ito sa Pilipino, sa Amerikano, sa Hapon, tumanggap yung ibang Hapon, yung ibang Amerikano tumanggap, yung mga Pilipino, mas maraming tumanggap. O nasa na yung nation doon, ano yung mga anak ni Abraham doon, yun na ng palataya. So, wala nang kinalaman ang dugo. Okay? So, palapit tayo. So, ano doon sa Acts 13? Ito naman, si ano na to? Si Paul. Isa sa kanyang mga speeches, no, mga defense niya to eh, no, sa itong mga nag-examine sa kanya. Saan ba ako? Yan, sino yung kausap niya dito? Yan, so nag-defense nga siya dito, yan. Sa isang synagogue, yan. Okay? So isang mga defense niya to, pinipreach nila, pinipreach ni Paul si Jesus. So pero, paano niya ipipreach si Jesus kung meron na established religion ng time na yon? At si Jesus pinatay ng mga Udyo, paano yon? Sige nga. Kukuha ngayon sa Bible at ipapakita niya na sinasabi nung doon yung pagpapalan at mga lahi ni Abraham actually is si Jesus. Kaya sabi dito, men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feared God. Nakita niyo yun? So, yung stock is parang, sa atin na, yung branch, di ba? Yung bow. Ang alam niyo, branch, bow. Ito naman, stock. Ito na yung mismo andun. Ano din may stock? Parang pinaka na, kung sumasa puno, ito na yung pinaka malaking trunk. Yan. So, pinag-usapan dito yung anak-anak nga ni Abraham. Pero sabi dito, and whosoever among you feareth God. So, okay. Ito, okay, mga Hudyo. As din, may dinagdag siya. Ibig sabihin, yes, importante sana yun. Kasi may tindihan ka kasi, alam nyo na, binigay sa kanila yung pinagpasa-pasa, yung batas sa kanila, yung pananampalataya, yung practices. Alam natin yun sa Israel, sa mga Hudyo. Pero, sinasabi dito, lahat na may takot sa Diyos, na tama, obviously. To you is the word of salvation sent. So, ang point lang dyan, again, lalo nung panahon nila, may, ano pa eh, lalo pag Hudyo yung mga kausap nyo, hindi pwedeng echepwera yung ganong thought sa kanila na sa kanila pinasa yung scripture, yung pananampalataya. Pero dito, dinagdag niya, kasi nga, again, originally, ganun na yun. Tulad ng kanilang pina-explain, di ba? Si Abraham, may ibang anak pa yan. So, hindi yan, definitely hindi yan sa laman lang. Okay. And then, second to the last. Then, actually, last na dito sa, ano, before tayo mag-Galatians 3. Romans. Romans 9. Nantok na si Edgy. Dito na lang, sa 7. Mahaba pa tayo, pero dito lang tayo, 7 and 8. Pakibasa nga, ready, go. That is... But the children of the promise are counted
ayan na, malinaw na, no? So, hindi daw sila anak dahil anak sila. Kasi seed po, kasi yung, ano yung pag sinabing seed is, yun nga, anak eh, anak-anak. Pero ang ganda sa King James, pinanatili niya yung seed kasi later sa Galatians 3, i-specify yung bakit seed and hindi seeds. Okay, mamaya yun. Eh sabi dyan, hindi sila anak kahit sila yung mga anak. Okay? Neither, hindi talaga, hindi rin, dahil sila ay anak ni Abraham, kaya sila naging anak. But, paano mga sabi anak? Kay Isaac, in Isaac shall thy seed be called. So anak ni Abraham, si Ismael, and then yung other six princes. Okay, anak ni Keturah. Pero yung kinilala ng Diyos, yung linya ni Isaac. Okay? Malinaw na? Gusto pang paguloyin ko. Kasi yung Isaac, meron na namang anak. Ilan? Kambal, di ba? Sino? Ay, hinulaan mo lang yun. Tama, dalawa, no? Kambal yun eh. Si Esau, na si Jacob, Israel, di ba? So, hindi mo na naman sa pwede sabihin, ay, si Esau, anak yan ni Abraham. Apo ni Abraham. Totoo naman, kaso, yung in Isaac shall thy seed be called, ibig sabihin lang yan, namimili pala, sino namimili? Parang ang Diyos, pero hindi katulad ng Calvinist, obviously, meron siyang yun nga, paraan, di ba? Manampalataya ka, maliligtas ka, magigyan na ka ng Panginoon, magigyan na ka ni Abraham. So, hindi sa lahi, sa pagpili, by faith. Okay? Kaya sabi dyan, nilinaw ulit, that is, ang ibig sabihin ko, ganito, silang mga anak ng laman, hindi sila yung anak. Yan na naman eh. Sinililinaw kasi may hindi lang pagiging anak yung anak sa laman. So, yan yung mga bata, talaga yan lang alam. Anak may ano yan, aling ganyan kasi. Diba? Aling maluya kasi lumabas kaya. Yun na yun. Yung mas mababaw na pangunawa, yun talaga naman yun. Kaso nga, yung tinutukoy dito, spiritual na, na pagiging anak. Okay? Kaya sabi dito, yung another clue natin, but the children of the promise are counted. Pag sinabing counted po, ganito yan ha. Kunwari, alam niyo naman yung counted, di ba? Sa basketball na lang. Na-foul. Ah, na-shoot siya. Eh, na-foul. Counted ba yun? Depende nga eh. Kunwari, di ba? Kunwari, na-foul na siya dito, tapos tumakbo pa siya ng malayo. Sakto mo. Yung mga marunong sa basketball na konti, hindi na-counted yun. Ang layo na nun eh. Pero pag, pag umaakto ka na, pag bato mo sa kapak, sabay na sabay, eh pumasok, counted, sasabihin ng referee, di ba? Ano ba yun ba? You know? Pasok! Ganitong maraming shoot, hindi lahat counted. Di ba? Depende po kung pasok kayo sa rules. So dito naman, ganun din, ang daming anak ni Abraham, hindi lahat anak. Makita niyo yun? Kaya na nagkakaintindihan na tayo dyan. Kaya dito tayo ultimately yung punta sa Galatians 3. Nag-umpisa tayo actually sa ilan? Nag-umpisa tayo sa anina sa? Nag-umpisa 20 ano na yun. Ha? Yan, sa 26 hanggang matapos. So, pero, unahin na natin to. Hindi, huli na yan. Dito man tayo sa 7. Sabi po dyan, know ye therefore, ito dapat yung malaman. Yan sabi, that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Silang nanampalataya, sila ang tunay. Hindi sinabi tunay dyan, pero yun yung implication nun. Di ba? Maraming anak si Abraham, pero tinutukoy ng Bible na importante pagiging anak, yung pagiging anak ni Abraham sa pananampalataya. Okay? Kaya ito yung sabi ko kanina sa seeds. Uy. Nagulokon dito ah. Okay, yung sinasabi ko yung seed, ito yan. Yan. So now to Abraham and his seed were the promises made. So pag binasa mo po kasi yung Genesis account, sinabi naman talaga doon, sa iyong seed, diyan ako nangangako, sila yung pagpapalain. So nabanggit ko na kanina yung pagpapala, kaligtasan yun, hindi yung basta yung kayamanan.
Eh sabi dyan, lahat ba ng anak ni Abraham ligtas? So alam natin hindi. Ano si Iso, ano si... Sino ba yung mga kalaban dun? Yung mga anak ni Ketura. Nabasa ko lang din, parang isa mga naging kalaban nila doon, mga anak ni Abraham din. Bukod yung kay Lot, Abraham, may mga kalaban din sila doon. Yan, so sabi dito, he saith not, ang ginagawa po ni Paul dito sa Galatians, sinusuri niya po yung mismong sinulat sa Old Testament, sa Genesis. Pansinin niyo daw, ang sinabi doon, seed, hindi seeds. Ano pinagkaiba ng seed tsaka ng seeds? May letter S, di ba? Ano kayong ba't may S yung isa? Yung plural. Pag sinabi plural, madami. Pag walang S, singular. Eh sabi, as many, hindi many, hindi lahat ni seeds. Isa lang ang tinutukoy pala dun. And to thy seed, which is Christ. So ngayon, yung mga hindi na nang palataya ang Kristo, walang pakilong kay Kristo, hindi niniwala kay Kristo, yung seed na yun, hindi yun mapapasa sa kanila. Nakita niyo yun? Pananampalataya, again. Ang pananampalataya, pinipili mo yan eh. Ngayon, tayo hindi tayo Calvinist dito. Kaya nga, naintindihan ko yung gano'ng grabing delikado yung aral ng Calvinist sa totoo lang. Tapos sasakyan niya pa yung marami dyan, mga Baptist din. Nike Baptist din. So, hindi po ganyan tinatawag ng Bible. Lang sa Bible, ikaw ay mamimili, pananampalataya, kaya ka pananampalataya, marinig mo muna. And then, saka mo pipiliin, naniniwala ka ba doon o hindi? Yun, naniniwala po ako yun. By faith yun. Believe. At doon ka magiging anak ng Diyos, doon ka magiging anak ni Abraham sa pananampalataya, doon ka maliligtas, doon ka pagpapalain according sa promise na pinakakos dati kay Abraham. Amen? Amen. Haba na na. So tuloy na natin to. Hindi, sorry. Yung binasa na lang natin kanina, pang closing natin. Kaya sabi dyan, for ye are all the children of Abraham. For all the children. Lahat mo ng tao, anak ng Diyos? Hindi. Sabi all eh. By faith, may gandong sumpa eh. Diba? Alam niyo yung mga qualifier niya. Minsan nasa una, minsan nasa huli yan. Kaya huwag kang bibitaw muna. Parang yung ano, last example natin yan, judge not, di ba? Sabi, oh, sabi sa Bible, huwag kang maghusga. Ba't ikaw, basta, nahihusga mo yung mga bakla eh. Di ba? Maling maghusga, di ba? Mali ba? Pag yun lang ang binasa mo, judge not, putol na, wala na. Eh kaya sabi doon, mayroong sinabi pa din, judge not that ye be not judged. Huwag kang maghusga para hindi ka husgahan. Eh, hindi naman mag-uusga pa ang di ako usgahan. Eh, kaso sabi niya sa Bible, judge righteous judgment. So, dapat mag-uusga. Ano pa talaga? Dapat tamang pag-uusga. So, yun ang maling-mali ng marami ngayon. Lalo pag napipin mo sila, oh, nang-uusga ka naman eh. Ikaw ba hindi? Pag sinabi mo, ikaw nang-uusga ka na noon. Alam niyo ba yun? Sinabi mo sa kanya, nang-uusga siya. Kasi, sabihin, hinusgahan mo siya na nag-uusga siya. Nakukuha ba? Kaya sabi dito, iwanan natin yung kaya sabi lang dito, so ye are the children of God, lahat kayo, by faith. Eh pag hindi naniniwala, hindi anak ng Diyos. At dapat hindi lang by faith, ha? Naniwala naman ako may Diyos eh. Hindi, in Christ Jesus. Eh yung mga Hudyo naniniwala sa Bible, Old Testament lang, hindi kay Jesus Christ yun. Actually kay Jesus lang, kaso nga, pag hindi nila kinilala si Jesus, nagkaalaman na hindi yung the same na pananampalataya na pinangako na sa panimula pa lang. Okay? Nasa oras ako ha, kaya tapos natin ito lang passages na ito. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So, ibig sabihin, ano naman siya? Wala nang lalaki babae? Doon lang sa topic natin. Kasi ngayon pa na lang pala tayo, regardless yung Pilipino ka, Amerikano ka, Afrikano ka, anong wala na pinag-usapan yung laman. Yung nationality, kahit lalaki, babae, walang pakialam dyan. Kasi isang gospel, manampalataya ako hindi, regardless na yung lalaki, babae ka. Yung sinasabi dyan, ha? Kaya sabi dyan, ito yung conclusion natin. Anak ba kayo ni Abraham? Kung anak kayo ng Panginoon, anak kayo ng Abraham,
anak kayo ng Diyos. Anak, pareho kayo pananampalataya ni Abraham, therefore anak kayo ni Abraham. Kaya sabi dyan, if you be Christ, then are you Abraham's seed. Kung nakay Kristo ka, anak ka ni Abraham. Amen? Kaya, umawit na tayo ng ganun. Ayaw ko rin actually, no? Masarap lang patawa sa mga bata. And heirs according to promise. Sa Tagalog, dahil anak ka ni Abraham, anak ka na kay Kristo ka, kung ano yung papamana kay Jesus, ganun ka rin kasi pareho kayong anak ng Diyos. Amen. At alam na natin, kaligtasan yung at least yung pinaka-basic doon. Amen? Amen? So obviously, yung details niya, yung rewards ni Jesus, eh siya lang pinaka-mataas sa atin. Eh. Obviously, hindi tayo parehong-pareho, pero maraming pagkakapareho. Ang title natin, Father Abraham. So kung hindi niyo nakuha yun, si Abraham po, all over the New Testament, talagang nababanggit siya kasi nga, kahit nung bagong manampalataya din ako, ano ba ginawa ni Abraham? Lagi na nababanggit. Eh, nag-offer lang naman siya, nag-anak lang siya. Ayun, big deal ba yun? Sa mababaw na sis, parang hindi mo makita, pero kung nakita mo, paano siya binigyan ng anak, diba? At umalis sa kanyang, sumunod siya sa Diyos, umalis sa kanyang pinanggalingan, doon mo may kilala si Abraham. At kung nanampalataya ka sa Panginoon, makikita mo yung resemblance nyo. Pareho lang tayo ni Abraham. Amen? Amen. Yan. So this time, let's pray. Lord, salamat po Lord sa aming team ngayon, Father's Day Panginoon. Nawa, nakita naman namin kanina, wisdom for the fathers and to the fathers. Nakita naman matuto kami doon, regardless kung may anak, lalaki, babae. Nakita naman namin yung importance, Panginoon, ng pagiging tatay. Kung kami po yung magiging tatay, bibigyan niyo kami ng supling sawa. Kung ay magiging responsable kayo mga tatay, isang tatay na establish ng pamilya, na maglilikod sa inyo po. At gagawin niyong kalooban. Ganito naman, ngayon naman, ngayong hapon, Panginoon, nakita namin yung isang approach, Panginoon, pag-unawa sa pagiging tatay. Ito po yung malinaw, hindi lang anak. Physically, hindi lang po biologically. But ito po ay may kinalaman sa pananampalatayan. Therefore, ay namin sinasabi dito, kung wala kang mga anak, kung soul winner ka, napakarami mong anak. At pwede mong maging masaya, mas masaya pa minsan sa maraming anak. So I pray na mag-dwell kami sa ganitong idea ng pagiging tatay at pagiging anak. At yun ang aming focus, Lord. Of course, hindi namin mapabayaan yung aming biological, pag pinagkatiwala nyo sa amin, biological biological children, Panginoon. Pag-ayusin din namin po ito, Lord, dahil ito po ay nakakadalit kami dito spiritually, hindi maayos sa aming physical, Panginoon. Malabo rin maintindihan namin yung ideal father-children relationship. So, I pray. Again, salamat po sa mga ganito klaseng event, Panginoon, sa at least yung mga busang libutan. Ay na-recognize yung mga tatay at sana nga po kayo ultimately ang magiging tatay namin at kayo, tatay namin kayo, sila po Lord, mga unbeliever pa, hindi nila titake na napakababaw nito Lord, but because Lord, ito po yung natindihan nila na kung paanong dapat kayo ay magiging tatay nila. Spirito ng katotohanan, maligtas sila Panginoon. Gamitin niyo ang bawat isa dito Lord. Salamat po Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.